Kayo po ay manalangin, mga kapatid. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, patuloy namin kayong sinasamba at patuloy na pinasasalamatan sa mga oras na ito na kami po binigyan niyo ng pagkakataon na makapag-worship. Namin po dalangin, O Diyos, ang pag-aaral po namin ngayon. Gabayan at tulungan niyo po kami, maintindihan namin ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, kasama ng aking mahal na asawa, nandito siya. November 9, 2023, sa mga taong di inaakala. Sa mga taong hindi inaakala. O tao, you know? Taong hindi inaakala. Ano ba ito? Taong di inaakala. Bakit kaya may mga taong hindi inaakala? Eh, alam naman natin yung mga taon, di ba? Alam nyo kung kikwentahin nyo yung mga taon, mga kapatid, marami mga madidiscovery tayo. Kung titingin kayo ngayon sa kalendaryo at makikita nyo yung taong 2050, so malapit na lang yung bilangin nyo yung edad nyo, no? Mga taong hindi natin inaasahan na kung kailan tayo tatanda, kailan tayo mawawala sa mundo ito. No, yung pinatay doon sa harap ng Mamsi, mga kapatid, no? Na treasurer siya, tapos bagong elect na kagawad, di niya alam na ngayon taon siya mamamatay pagkatapos ng eleksyon. At di rin niya alam na doon sa laging pinupuntahan niyang pagtrabaho, doon din siya mamamatay. Hindi natin alam ang taon, mga kapatid. At ang ating po pinaka-sentro ng ating pag-aaral, medyo mahaba-haba, Gawa 4:13. Ang sabi po dito, mga kapatid, medyo maingay aso. Yan, nasa labas kasi. Ngunit si Pedro, na nakatayong kasama ng 11, ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito'y hindi lasing na gaya ng inyong inaakala sapagkat ngayon ikatlong oras pa lamang. Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. So dito po mga kapatid ko, ano yung ipinahayag ni Propeta Joel? Na yung pong mga babae at lalaki ay makakakita sila ng mga pangtain, mga dreams na ito'y galing sa ating pong Panginoong Diyos. At sabi po dito, yung mga alagad, kinasihan ng banal na espiritu, ang akala ng mga tao, yung mga alagad ay mga lasing. Pero hindi sila mga lasing, kundi sila ay ginabayan ng banal na espiritu na anupat ang mga salita ng Panginoon ay nasa kanila po mga bibig. Sabi po dito, ang bautismo ng banal na espiritu, gaya ng araw ng Pentecostes, ay mag-aakay sa pagkabuhay ng tunay na relihiyon at pagsasagawa ng maraming kahanga-hangang mga bagay. Darating sa kalagitnaan natin ang makalangit ng mga anghel at magsasalita ang mga tao habang kumikilos sa kanila ang banal na espiritu. So ano daw po yung tunay na relihiyon dito? Ang tunay po na relihiyon dito ay mabubuhay, maakay sa pagkabuhay. Ibig sabihin, ang church, o yung tunay na reliyon naman talaga sa Apokalipsis, yung last church, yung Laodicea, malahininga. Malahininga, minsan mainit sa pananampalataya, minsan malamig, o maligam ka ang pananampalataya. Kaya sabi dito, mabubuhay. Maaakay sa pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin ng church na Laodicea sa huling kapanahunan, na talagang natutulog ay muling mabubuhay dahil sa paggabay ng banal na espiritu. Ano? Ang mga tao ay magsasalita ng salita ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga nilalang. At itong Gawa 2:13, mga kapatid, ito ay nating nabasa kanina at ang sabi po dito, teka, nawala yung aking kopya. Yan. So sa Gawa 13, meron ditong pinoint out na napakahalaga. Sabi dito, ngunit kung gagawa ang Diyos sa mga tao gaya ng ginawa niya ng panahon at pagkatapos ng Pentecostes,
Marami na sa ngayon ay nag-aangking naniniwala sa katotohanan ang napakaunti ng alam sa pagkilos ng banal na espiritu na magsasabi sila, mag-ingat kayo sa panatisismo. Kanilang sasabihin doon sa mga napuno ng espiritu, sila'y lasing sa bagong anak. So dito po mga kapatid ko, no? Marami ang manunuya. Ibig sabihin, marami ang manunuya. Katulad sa panahon ng mga alagad, maraming manunuya sa mga nangangaral. Totoo naman po talaga yun. Marami ang manunuya sa mga nangangaral. Yung iba sasabihin, ay negosyo lang yan. Yung iba sasabihin, ay hindi naman talaga mga totoo ang mga yan. Yung iba sasabihin, mga legalista yung mga yan. No? Yung iba sasabihin, mga kulto yan. Pero ganun pa man, katulad ng mga alagad, huwag tayong tumigil sapagkat ang ating pangangaral ay hindi naman po pangangaral lamang na sinabi ng tao. Ito'y sinabi ng ating pong Panginoong Diyos na mangaral. At ang ipinapangaral natin dito, salita mismo ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi na magtatagal ang oras ngayon kung kailan magnanais ang mga tao ng higit na malapit na relasyon kay Kristo. Ibig sabihin, may isang araw na darating mga kapatid na ang mga tao na busy ngayon, na marami ang mga ginagawa at hindi pinapansin ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ang sabi dito, marami ang magnanais ng malapit na relasyon sa Panginoon. Aba, may ganun pala, no? Isang higit na malapit na pakikipag-ugnayan sa kanyang banal na espiritu na nagkaroon sila o magkakaroon sila. Malibang bitawan nila ang kanilang kalooban at kanilang pamamaraan at magpasakop sa kalooban ng Diyos at pamamaraan ng Diyos. So sa mga huling kapanahunan, ang sabi doon sa Mateo 24:14, mga kapatid, ipapangaral ang mabuting balita at sabi doon, darating ang wakas. So yun yung palatandaan. Pag naipangaral ang mabuting balita, darating ang wakas, mga kapatid. So sa madaling sabi, kung darating ang wakas pagkatapos na ipahayag ang salita ng Diyos, bago dumating pala si Jesus Christ, marami rin ang maaakay. Marami rin ang mga tao maghahangad ng relasyon sa Panginoon. At syempre, marami rin ang magpo-persecute at darating ang ating Panginoon. Di natin alam kung ano ang mangyayari. Di natin alam kung gaano na lang tayo kalapit doon sa binabanggit dito sa aklat ng Apokalipsis na propesiya. Pero kagaya nga ng ating devotional noong nakaraang araw, ay hindi natin kailangang malaman na yung taon, yung takdang oras sa pagparito ng Panginoon, ang kailangan natin gawin ay mangaral ng mabuting balita. Yan ang pinakagawain natin, mga kapatid, no? Ang malaking kasalanan ng mga nag-aangking mga Kristiyano ay hindi nila binubuksan ang kanilang mga puso para tanggapin ang banal na espiritu. Kung nananabik ang mga kaluluwa kay Kristo at inahanap ang maging kaisa niya, tapos siya ang mga kontento na sa anyo ng kabanalan ay magsabing, sabi dito, magsabing mag-ingat kayo, huwag patungo, huwag magtungo sa labis. Kapag dumating sa gitna natin ang mga anghel at gumawa sa pamamagitan ng mga tao, magkakaroon ng matatag pang kalahatang mga pagbabago ayon sa kung paano ang mga pagbabago matapos ang araw ng Pentecostes. So dito po sa ating pong pinaka-devotional, no? Itong sinasabi dito sa isang punto na sinasabi dito, kung nananabik ang isang kaluluwa, mga kapatid, no? Kung ang isang kaluluwa o isang tao ay nananabik talaga sa pagdating ng ating Panginoon, hindi lamang tayo makukontento sa kalagayan nating spirituality ngayon, kundi maghahanap pa tayo ng mas malalim pa na spiritual na buhay at mas malapit pa na ugnayan sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dito, kung tayo ay totoo at mature enough na naghahanap sa ating pong Panginoong Diyos, ang sabi po dito, ang pagbabago ay ating pong makakamtan, no? Pagkatapos ng Pentecostes, yung mga alagad na wala sa kanilang pag-iisip, yung sila ay magunahan sa langit, na magpataasan, na nakalimutan na nila na kung sino yung uupo sa kanan at kung sino yung uupo sa kaliwa. Sila pong lahat ay nakafocus na sa pangangaral ng mabuting balita. Pagkatapos itong Pentecostes, nangaral sila at sila ay pinatubayan ng ating Panginoon. So ganun din ang mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. At
lagi nating alalahanin, si Jesus mismo ang nag-prophecy na kapag ka natapos na ang pangangaral, darating ang wakas. Kaya po sa huling kapanahunan, marami ang mga taong hindi nangangaral, mangangaral sila. Marami ang mga tao mananampalataya na sila'y gagabayan ng banal na espiritu. Yan po ang mangyayari sa huling panahon. Kasi paano matatapos ang gawain? Paano maipapangaral ang mabuting balita kung hindi ang kung ang mga tao, ang mga may kakayahan na mangaral ay hindi mangaral? Kung ang mga mananampalataya ay hindi mangaral sa huling kapanahunan, paano matatapos yung sinasabi sa hula nito? Well, ang Panginoong Diyos ang gagawa ng paraan, di ba? Kasi siya naman na nag-prophecy niyan. At kung ano ang pinag-prophecy ng ating Panginoong Jesus ay matutupad. Yan ay ayon sa kanyang kalooban. Yan po mga kapatid, ano? Kasabay ng mga high-tech na mga gamit ngayon, kasabay ng mga mabilis na internet, kasabay ng mga malalaking highway, kasabay ng mga eroplano, kasabay ng mga tao na matatalino, ang sinabi ng Panginoong Diyos na ipapangaral ang mabuting balita sa buong mundo ay nalalapit na. Ngayon, ang SSD ay kumikilos, hinahanap yung mga bansa na wala pang presence ng Seventh-day Adventist. Wala pang presence ng salita ng Panginoong Diyos. So, isa na dyan yung Iran. Isa na dyan yung North Korea. Walang Seventh-day Adventist. At nananawagan ang SSD na sino ang magtatalaga na mag-missionary sa isa sa mga bansa na ito. No, kilusinawan tayo ng ating Panginoon at maging kami, no, kaming pamilya. Dalangin ko ano ang kalooban ng Panginoon sa amin. Yung aking kaibigan na si Pastor Joel Labunales, sila ay nakatakdang pumunta, no, dinedicate nila sa third, nakalimutan ko yung bansa, basta may stand doon eh. Ang bansa na pupuntahan nila ay 80% to 90% o 95% mga Muslim. Yun po. Pero yung gawain ng Adventist, meron na. Kaya lang, maliit pa lang. Kailangan palawakin pa, magkaroon ng mission doon. Magkaroon din ng mga pastor na mga Muslim doon. So yan ang goal natin. Ano? May pangaral na mabuting balita sa buong bansa nila. So yun, si Pastor Joel kasama yung kanyang buong pamilya. Nakita natin yan sa page ng SSD. Sila'y dinedicate na nila Pastor Felicitas. Ayan po, para sila ay isugo. Ayan. So, isama natin sila sa panalangin. Ganun po mangyayari, mga kapatid ko, no? Ngayon, mga kapatid, mag-ingat at huwag gawin o subukang gumawa ng kaguluhan. Ngunit habang tayo mag-iingat at hindi gumagawa ng kaguluhan, hindi tayo dapat maging kabilang sa mga nagbabango ng katanungan at nagtataglay ng pagdududa tungkol sa gawain ng Espiritu ng Diyos. Yan, sapagkat may mga mag-aalinlangan at babatikos kapag ang banal na Espiritu ay nagmay-ari ng isang lalaki o babae dahil ang kanilang sarili mga puso ay hindi nakilos, sa halip ay malamig at matigas. So yan ay kasama rin sa propesiya sa huling kapanahunan na bago dumating si Jesus Christ, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kasabay na ang ipinapangaral ang mabuting balita, kasabay nito na ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Marami ang babatikos sa mga tao ng Panginoong Diyos. Marami ang babatikos sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa huling kapanahunan. At ganyan naman talaga ang mangyari. Ganyan ang mangyari, mga kapatid. The more na ang tao'y naging matigas at malamig ang kanilang puso, sila po ay magpe-persecute sa bayan ng Panginoong Diyos. No? O, kapag ka ika'y malamig at matigas ang puso, hindi mo ma-appreciate ang kabanalan ng ibang tao na lumapit sa Panginoon bagkos makikita mong threat sila sa iyo. So ganyan namang yan ang mga giging karanasan ng napakaraming mga tao sa huling kapanahunan. Pero pinaka-the best na inaabangan natin, mga kapatid, dito ay yung mga lalaki at babae ay mangangaral. Yung lalaki at mga babae ay makakakita ng mga visions and dreams sangayon sa aklat ni Joel. Yan. At doon nga sa propesiya ni Jesus, may isang araw na darating na yung pangangaral ng mabuting balita ay napakabilis na lalong lalaganap sa buong mundo. Ngayon, pabilis nga ng pabilis dahil sa internet eh, mas bibilis pa niyan sa huling kapanahunan. At yan po ang ating pong aabangan, mga kapatid, no? Yan po yung ating aabangan. So ngayon po ay tayo ay mananalangin na. Papangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano. Inyo pong itay pang inyong prayer request dyan. At tayo mananalangin, no? Patuloy nating
Idalangin ang bawat isa na tayo maging handa sapagkat hindi natin alam ang mga taong darating kung ano ang mangyayari sa atin. No? Gabayan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na kami ay patuloy ninyong binigyan ng sapat na oras, panahon upang makapakinig na inyong aral sa umaga na ito. Salamat sa inyong mga pangako. Salamat sa inyong mga pag-asa na ibinibigay sa amin. Nadarating ang araw na sa taong din namin inaakala magaganap ang mga hindi namin inaasahang bagay. Nawa ito ay pumaburo lahat sa amin, sa mabuti para sa amin at sa aming mga kapwa, at hindi kabaliktaran na kagaya ng sinasabi sa lesson na may taong di naasahan na marami ang mape-persecute. Mas nais namin, Ama, na mapabilang kami sa winning side kaysa sa losing side. Kaya salamat sa inyong gabay at patnubay. Alam namin na patuloy lamang kami magtitiwala sa inyo at kami hindi niyo papabayaan. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang kapatid na may mga karamdaman pa rin sa mga oras na ito. Una-una na si Sister Grace Amano, na siya ay naka-confine ngayon at siya ay magta-transfusion. Siya na ay patuloy na igawad ang kalakasan sa kanyang pangatawan at siya ay bigyan ng sapat na kanyang kalakasan at din palakasin ng kanyang loob at bigyan siya ng sapat na resistensya matapos ang kanyang procedure at kayong din at samahan siya sa kanyang araw-araw na pamumuhay na maging magaan ang kanyang pakiramdam at mawala ang kanyang agam-agam, na patuloy lamang siyang makagtiwala sa inyo upang siya ay patuloy na lumakas, patuloy na gumaling at manumbalik ang kanyang dating buhay. Sama din namin sa panalangin yung kanyang anak na magbo-board exam, na mapatuloy siyang bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo, igawad sa kanyang lisensya ng nursing na kanyang hinahangat ayon sa inyong kalooban at hindi ng kanyang kagustuhan. At ito nawa ay magamit, makatulong sa gawain at hindi lamang ito sa aming lugar at sa kung saan lugar pa man siya makararating. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin patuloy ang lupa na Sister Nimpo Rivera na binigay niya sa kanyang pamangkin na si Chona. Patuloy namang maayos itong problema dito sa lupa na ito at mapakinabangan ng kanilang mga kamag-anak sa mabuting bagay at naway samahan ang kanilang mga pamilya na maayos dito, na madali itong masolusyonan, makita ng nawawalang dapat makita at maisalin sa pangalan ng kanyang pamangkin. Amin din sinasama sa panalangin patuloy si ating Sibilia Irilia Bourbon na may nasa malubha pa rin ang kanyang karamdaman, Jennifer Pascua, si Jennifer Eusebio Pascua, Corazon Mina, Imelda Eugenio, ganyan din si Sister Amy Kilantang, Jennifer Tela Cruz, at Esther Lopez, Brother Benjamin, at Brother Munti Gamboa, Sister Lita Dayan, at si Marilita at si Dayan. Nawa po itong mga pangalan na ito na nasa banig ng karamdaman ay patuloy niyo pong pagalingin, patuloy na igawad ang kagalingan sa kanila at sila ay palakasin na kanilang pangatawan at kanilang loob. Huwag sila ang panghinaan ng loob na kayo ay nariyan kasama nila, kayo ay nariyan sa upang gumabay sa kanila at ipagkaloob nawa sa kanila ang kanilang mga pangailangan, lalong higit sa mga pinansyal at ano pa mang mga kanilang mga pangailangan. Sama din namin sa panalangin si Kuya Bobby, si Ate Lorna, sa kanilang pang-araw-araw na trabaho, anak buhay, mga activity. Sila po ay palakasin ang kanilang pangatawan at ilayo sa anong masamang karamdaman. Kasama na rin namin si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, ganyan din si Tate Pentong, si Kuya Mike Pablo, Pichi, si family ni Sister Rosemary Encarnado, si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, ganyan din si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arisi, Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, ganyan din si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet De La Cruz, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito ay
patuloy na aming sinasama sa panalangin na sila ay igawaran niyo po ng kalakasan sa bawat araw. Nawa, ipuhin po sila patuloy na inyong mapagpagaling na kamay. Kasama din namin na sa panalangin na may mga karamdaman pong espiritual na makabalik sila sa pananampalataya at makasama namin sa paganda sa nalalapit ninyong pagdating. Ang lahat po na ito ay aming hinihili at pinasasalamatan. Ipagkaloob na po sa amin ito ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.